Have a blessed day mga kabayan! Welcome back po sa akong channel, RobWKSA. Update po ito mga kabayan sa mag-inang na galing Japan na pinatay ng sariling kapatid kasama ang asawa nito at dalawang tauhan mga kabayan. May post nga po ang upload at iba pang makamag-anak ni Lauren Getada at Mayu Teddy na naburol na po ang kanilang abo at nailibing na po sa Pilipinas mga kabayan. Watch na po ang mga videong ito mga kabayan. Kasabay niyan po mga kabayan, may ginawa pong prayer of remembrance ang mga kaibigan at kamag-anak sa bansang Japan mga kabayan. Tanda po sa mga balita, ang mag-inang ito ay umuwi galing Japan para sana sa bahay't lupa na bibilhin nito mga kabayan. Ngunit ayon sa balita, dahil sa personal na alitan at dahil na rin sa pera, ay pinaslang sila na sarili nilang kapatid na si Ligaya. Kasama na po ang kanilang mga kasagwat, kabilang dito ang asawa ni Ligaya mga kababayan. Watch na po ang mga nagbabagang balita na ito. Natukoy na ang apat na suspect sa pagpatay sa mag-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon. Ang mga biktima, sinakal, sinaksak at pinalo para sa ulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Karumal-dumal ang pagpaslang sa mag-inang balikbayan na sina Lori Litada at May Montegi. March 14 nang matagpuan ang kanilang bangkay sa likod ng bahay ng kapatid ng nakatatandang biktima sa Tayabas, Quezon. Nakita yan ng mga pulis nang mapansin nila ang isang hukay at may nakausling binti. Nakita yung binti, tinawagan mo na, hindi muna agad nila inuha, tinawagan nila yung soko, kinordon yung area. Nung dumating yung soko, sa kanila itinuloy yung hukay. Batay sa autopsy report, saksak, palo sa ulo at sakal ang ikinamatay ng mag-ina. Bago sila natagpuan, halos isang buwang nawawala sina Litada at Montegi. February 20, nang huli silang makita, nakituloy ang mag-ina sa bahay ng mag-asawang Ligaya at Charlie Pahulas. Si Ligaya ay kapatid ni Litada, pero biglaan daw umalis kinabukasan ang mag-ina batay sa kwento ni Ligaya. Hindi raw nagpaalam ang dalawa sa iba nilang kaanak. Ang nakapagtataka, February 22, nang makita ang maleta ni Litada at Montegi sa ilog sa kabilang barangay, kaya lalong nagduda ang iba nilang kaanak. Dito na sila dumulog sa wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Noong February 21 po ng umaga, ang sabi po sa akin nung tita ko rin, which is si Ligaya po, na nag-away daw po yung si May, which is yung pinsan ko po, isa sa nawawala, at yung tita ko po na si Lori Litada. Nag-away daw po nung gabi, tapos Japanese, di daw po nila maintindihan, at nagpatid sa kanila ng 1:30 ng madaling araw. Pero hindi po nila mapatunayan na naihatid po nila yung mag-ina sa sakayan ng bus. Ang isa pang nakapagtataka ay ang pakikipag-chat pa rin daw ni Litada kahit nawawala siya. May natanggap din po akong chat ng tita ko. Yung tita ko pong nawawala, nakapag-chat pa. May mga patunay na po kami na hindi na si tita yung may hawak ng telepono po o yung cellphone. Nagpapanggap na lang. Opo, opo. Ganon. Sa paglipas ng mga araw, sunod na nawalang parang bula ang mag-asawang Ligaya at Charlie. Si Ligaya umuwi na pala sa kanyang probinsya sa Albay at doon siya nagtangkang magpatiwakal kaya siya natuntun ng mga pulis doon. Iturn over na rin siya sa Tayabas Police. Kabilang si Ligaya sa apat na suspect, tatlo sa kanila ay hinahanap pa kasama ang kanyang mister. Case folder po natin ay halos kompleto na.
Gawa, kaya lang, mas maganda kung maisama namin kung ano man ang makuha pa namin ng mga object, document doon sa sinasabi natin na ito na bahay o baka mayroon pang ibang sabihin natin kagaya ng mga hair strand o patak pa ng dugo. Sinisiyasat din ang posibilidad na pinlano ang pagpatay sa mag-ina. Ayon daw kasi sa mga testigo, posibleng pinag-iintirisan ang malaking halaga ng perang dala ng mga biktimang galing Japan. Well, isang tinitingnan po natin is a personal grudge and possibly money matters. It was reported na may dalaw daw pong pera po itong biktima natin when they arrived from Japan. Sinampahan ng reklamong double murder ang apat na suspect sa pagpaslang sa mag-inang Balikbayan sa Tayabas, Quezon. Kabilang dyan ang mag-asawang kaanak ng mga biktima. At live mula sa headquarters ng Quezon Provincial Police sa Lucena, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta ang investigasyon ng mga polis? Gigi, dokumentado ng polis sa mga palatandaang may nangyari ang krimen sa bahay kung saan tumira ang inang Balikbayan. Nakakuha rin ng mga otoridad ng iba pang ebidensyang nakaturo sa away pamilya o away pera bilang tinitingnang motibo sa pagpatay sa mga biktima. Ginalugan ng Tayabas at Quezon Provincial Police ang bahay na ito sa barangay Isabang pasado alas 7 kagabi. Dito tumuloy ang mag-inang sina Lori Litada at May Motegi noong February 20. Ang bahay, pag-aari ng mag-asawang Charlie at Ligaya Pahulas. Mga suspect sila sa karumal-dumal na pagpatay kina Litada at Motegi. Ayon sa hepe ng Quezon Provincial Police, may bakas ng dugo sa sahig at dingding ng kwartong tinuluyan ng mag-ina. Bungalow type ito, itong kwarto talaga na to ay nakalaan. Yun ang talaga ipinapagamit sa mag-ina every time na uuwi sila ng Tayabas. Nakuha rin sa loob ng bahay ang perang aabot sa 1.36 million yen o higit kalahating milyong piso. Nasa pangangalaga na raw ng Tayabas Police ang pera. Kasama ito sa mga ebidensya para sa reklamong double murder. Panatag ang Quezon Police na matibay ang kaso, lalo't may mga testimonya rin galing sa 6 hanggang 8 kamag-anak ng mag-inang biktima. Doon sa kanilang salaysay ay mayroong sinasabi, may sinasabi na actual knowledge siya doon sa pangyayari niya. Ngayong hapon, humarap sa piskal sa Tayabas ang mga testigo. Formal nilang inihain ang reklamo laban sa mag-asawang Charlie at Ligaya at 2 tauhan ni Charlie. Bukod dyan, nang hingi ang mga otoridad ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa isa sa mga suspect na may passport. Rest in peace po ang mga kaluluwa na mag-ina, mga kababayan. At sana po makamit nila ang tamang hustisya at katarungan sa kanilang pagkamatay. Nakikiramay po kami mga FW sa pamilya ng mag-ina. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mga kababayan, to God be the glory.